back to our vlog. So today's vlog is different kasi magre-reaction video kami dun sa isang vlogger na pina-follow namin. Isa rin silang LGBT couple na sinusubaybayan namin. Actually, sila yung nakapag-inspire sa amin na gumawa din ng kagaya yung ginagawa nila, vlog. Yeah, isa sila sa mga nag-inspire sa amin na mag-vlog. So, from dun sa mga old videos nila, nung nasa Pilipinas pa lang ako, share-share ko na yun sa kanya. So, ngayon na finally, dati nag-ocular lang sila, ngayon na talagang na-go nila yung dream nila na magpakasal sa kalagitnaan ng pandemic, yun yung gusto naming ano. Kasi talagang walang hahadlang talaga. Yung gusto rin namin na i-share sa inyo yung reaction video namin dito sa dalawang couple na to na through dun sa videos nila, parang nakasama nila kami in a way. So journey nila. Paano sila nag-iwalay, lumipad sila ng Amerika, ng ibang bansa, lahat-lahat. Kung paano sila nag-out. Ganun lang eh, yung process, yung journey nila from dun sa hindi sila nakakapag-out. Tapos finally ngayon na kinasal sila, yeah. Parang nakaka-relate kami kasi yeah. Ganun din kami halos. So samahan nyo kami at kung interesado kayo, please keep on watching. Kinasal na kami din dito sa Canada way back 2019. Pero, syempre kami, dream din namin na magkaroon ng wedding sa Pilipinas. Of course, kasi nandun yung most ng family and friends namin, di ba? At saka iba pa rin yung pakiramdam na doon ka kinasal mismo sa bansa mo, di ba? Mm-hmm. Kahit na hindi tayo tanggap or hindi pa legal, at least si Martha at saka si Dean, nakita natin na talagang pwede. So, tara, panoorin na natin. Panoorin na natin. Are you ready ka? Yes, I am ready. Walang hiya ka na. Yes. Ganyan ba? Oh, nag-worry siguro sa ganyan. Thank you Lord for the sign. Thank you. Walang ano, walang araw. I love you. Even when I hate you. No running ever. No walking out. No turning back. No matter what happens. I will take care of you. Even when you're old. Senile and smell. I remind you every day of who I am. And what you are. It's always been you, love. Dito lang na tayo, hindi ko pa rin naniniwala. Sa lahat ng mga nakakakilala ay din, sobrang bait na. Kaya, nung mga panahon na hindi pa alam ng family ko yung about us, I always pray to God na sana magbigyan siya ng chance na yung family ko to know how to love them. They will love them. And after 8 years of praying nonstop, this day came. I'm so grateful to my mom and dad because they accepted us. And they love them so much, like their own. For man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Ang Diyos ay nakatingin sa puso, hindi po sa panlabas na anyo. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat.
na nandito kayo. Hindi nyo tinignan ang kasarihan nila. Hindi nyo tinignan ang kanilang itsura o panlabas na nyo. Ang tinignan ninyo yung kanilang puso. Ganda ng gown niya. May similar nga kayo. Ganda no, ganun din yung gown niya. I may not believe it forever, but I believe in us. I believe in tomorrow. Ito na ang simula ng pag-ibig natin walang hanggan. I can't wait to see you at the altar. I love you till tomorrow and always. Love you so much, DYN. Iyak na si DYN. 2 hours pa lang kitang kasama. Mas emotional talaga tayo eh, no? So, ba't kaya ganun? Now I am your wife. I promise na I will hold your hand. Lahat, susuportahan kita sa lahat-lahat. I will serve you the best way I can. Sa gihirap at hinhawa, I will be with you. I will never let go. I will never run. I will never turn my back on you. And I will never run away. Even those times I hate you because of some things, I will love you pa rin. And I love you so much. And it's my pleasure to be your wife. Whoa. Give it the best for town. Ganda nung song. Yung song na yan, yun yung gusto kong song namin sa prenup namin. Yeah. Kaya nagulat ako na yun yung ano. May song kasi ako nito sa kanya, ano pa, 2010, 2011. Kinanta ko to sa kanya. Gusto gusto ko tong kanta na to sa prenup namin. You're my lobster. Hi mermaid, welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to introduce you to my bridesmaid. So this is Tessa, and this is Tommy, this is Nick, and this is Faith. Ay! Pinasadya! Yung sapatos! Yeah. Maraw eh, oh. Para sa amin verse 4. I have found the one who loves me and lets me know that mahal na mahal. Oh, yeah. Even the best of times, sometimes. Oh, ganda niya. This one is refused to shine. Diyan, itsura ko dun eh. Lumabas ka. Pareho kami na hindi na nakagalon. No? Yung veil. Don't stop me. I've lost my pain. I'm close behind. Hindi siya makalakad. Ayun yung kanina, hindi ka makalakad eh. Nakakahina kasi ng tuhod. Oo, oh, gusto ko pang himatayin eh. Buti po siya ulit ng parents niya.
sabi na gano'n na siya. Grabe yung ano, intimate nung ano, Holy Union nila. Feel na feel ko yung naglalakad si ano, si Martha. Yung inopen yung ano niya, tapos naglalakad siya. Hindi siya makapaglaan, tapos umiiyak na siya. Kasi dun sa nung kasal namin, hindi rin ako makalakad, tapos iyak na ako. Oh my god, na ako, oh my god, kasi iyak na ako ng iyak. So, parang na-feel ko yung ano niya. Na naman. Ang ano no, na habang naglalakad ka dun sa aisle, parang nakikita mo yung mga tao na ito yung mga tao na yung ilan dito eh hindi dati tatanggap yung sa atin. Tapos ngayon, sinusuportahan na nila, love na din nila yung ano, alam mo yun? Yeah. Tsaka yung feeling na ano, na pagtapos nito eh matatawag mo na talaga siyang asawa. Yes. Yung hindi mo na pwedeng sabihin na, bukas maghiwalay na tayo, sa inyo yung gamit mo, sa inyo yung gamit ko. Nung time na yon talagang wala nang bawian. Kumbaga, sabi nga ng papa ni Jubail, hindi ko yan pinilit sa'yo. Kumbaga, ikaw may gusto niyan. So, sinuportahan ka namin, kaya wag mong sasabihin sa amin na, ayaw mo na, di ba? Kasi walang ayawan to pag ginawa niyo na to. Kaya masaya kami na masaya kayo. Tapos alam mo yung ano, yung dun sa sinabi ni Martha na nung dati, naiyak ako. yung dati na parang gusto niya na sana makilala din nung family niya si DYN kasi for sure magugustuhan si DYN dahil ang daming may gusto sa kanya, ang daming may love sa kanya. So for sure pag nakilala siya nung pamilya, magugustuhan siya, mamahalin din siya. Parang ganun na ganun yung feeling ko noon. Yun yung sinabi ko na sana bigyan siya ng chance kasi nga daming ng ano, daming nagla-love sa kanya. So, yung family ko pa, 'di ba? Ang emotional nito reaction video na to. Pero ano, thumbs up talaga. Ang ganda. Sana one day, makauwi kami sa Pilipinas at magawa din namin yan. Para maramdaman yung ikakasal ka ng nandun yung parents mo, yung mga friends mo. Although, nandito naman yung parents ko at saka yung mga ibang friends namin. At saka nung kasal namin, parang ang dami-daming emotions yung nasa. And of course, nangingibabaw yung masaya kami, di ba? Pero yung wala yung family ko, kasi as in walang family member ko ang nandito noon. Yung ano lang niya, yung mother niya lang, tapos yung mga friends namin na tinuturing na naming family. Pero, parang hindi pa kami, ano, parang hindi mag-sink in sa akin na talagang ikakasal ako. Niya. Diba? Tapos, kasi wala akong makitang mama, wala akong makitang papa. wala pa akong parents, wala yung family ko. Ang nakikita ko lang na nandun, si Ice lang, tsaka yung anak ko. Parang, yung emotions ko nun. Pero sana one day, malay mo, pag tapos na itong nangyayari sa atin, makauwi kami, malay mo, DYN and Martha, invite ko kayo. Tsaka ano ah, napaka-intimate at napaka-ganda nung vibe ng wedding. Solid. Parang ano siya, parang fresh na fresh yung ano niya. Mm. Parang elegant na elegant nung wedding. So, itong guys, itong ano na to, is same day edit lang nila. So, yung talagang buo, eh hindi ko alam kung meron. Or for sure, ito eh may vlog sila. Yeah. Pero etong pinanood namin, same day edit lang siya. Pero talaga yung iyak ko talaga, 'di ba? 'Yon. So, ang masabi lang namin sa newlywed enjoy niyo 'yan and congrats kasi andyan na kayo.
parang ano eh, parang napaka-professional eh, no? Hindi, sa totoo, yun talaga yun. Congrats sa inyo, Martha and Dean, at sana gabayan pa kayo ni Lord sa pagsasama niyo. So sana mas maging strong yung foundation ninyo, and yung mga future dreams pa ninyo, makuha nyo pa, and basta lagi nyo lang anihin yung isa't isa. Yeah. Hindi man tayo magkakilala personal, pero every time na pinapanood namin kayo, parang na rin tayong close. Kasi nga, kasi nga, alam mo, iisipin mo ah, nagkakilala sila is dun sa bus. Sa bus sila nagkakilala na magkaaway pa sila kasi team ano to eh, sa basketball, Ginebra at ano. Hmm. So parang, from doon sa ano na yon hanggang sa nagkahiwalay sila, ang daming naging gulo, alam mo yun, napunta na siya ng ibang bansa, and then nagkabalikan pa rin, tapos eto na, parang sa haba-haba, literal, di ba? Parang tayo. Kasi naghiwalay kami, pumunta kami ng ibang bansa, tapos eto kami, di ba? Halos yung story nila, similar sa story namin. So, siya, nagkakilala sila sa bus, tayo nagkakilala sa tricycle. Ganun? Yeah, ako sa tricycle ko siya una na ano eh. Sabi ko sa inyo, may ano tayo eh. So, parang, may connect eh. Oo, parang in a way, may pagkakapalo. Tapos yung tagal din na naghiwalay sila, ganun din yung sa amin. Tapos, at tagal na hindi ako, kasi si Martha, hindi siya makapag-out sa family niya. So, ako ganun din, natagalan din na ma-out ko sa family ko yung sa amin. So guys, dito na namin puputulin ang reaction video to Dean and Martha. Congratulations to both of you. Best wishes and more vlogs to come. Yeah, kasi marami pa namin susubaybayan yung vlogs nyo. Yeah. So guys, see you on our next one. Bye!